Welcome back mga kaibigan, at sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang dancing plague na nangyari noong 1518, na kung saan ang simpleng pagsasayaw ay naging nakakahawa na dahilan upang magsayaw ang napakaraming tao ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang araw dahil hindi na nila mapigilan ang kanilang sarili sa pagsasayaw. Pero bagong lahat, kung gusto niyo ng ganitong klaseng mga video, ay siguraduhing mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga video dahil araw-araw tayong nag-a-upload. Simulan na natin ang ating kwento. Mga kaibigan, noong July ng 1518, ang mga residente ng City of Strasbourg at ilan pang mga tao sa Holy Roman Empire ay nakaranas at nakaramdam ng hindi mapigil na kagustuhang makapagsayaw. At ang histeria na to ay tinawag na The Dancing Plague. Nagsimula ang epidemya na to sa isang babaeng nagngangalang Fro Trofea. Gumising siya mula sa pagkakatulog at napansin niyang parang may kakaiba siyang nararamdaman. Agad siyang tumayo sa kanyang higaan at dumire-diretso sa gitna ng kalsada. Siya ay huminga ng malalim hanggang sa bigla-bigla na lang siyang sumayaw. At dahil dito, pinagtinginan siya ng mga tao at inisip nilang baka may sira siya sa utak. Kaya pinabayaan na lang nila ito. Kaya lang mga kaibigan, nagpatuloy ang pagsasayaw niya for almost a week. Dire-diretso lang ang kanyang pagsasayaw at wala itong pahinga. Hindi na rin siya kumakain at umiinom ng tubig. Talagang nagsasayaw lang siya ng tuloy-tuloy kahit siya ay pagod na. Mga kaibigan, makalipas ang isang linggo ng kanyang tuloy-tuloy na pagsasayaw, ay biglang may sumali na tatlo pang residente rin ng Strasbourg at magkakasama na silang sumayaw. Kinaumagahan ay may 10 pang sumali sa kanila. Makalipas ang isang linggo ay nasa 100 na ang nagsasayaw dito. At gaya nga ng sabi ko kanina mga kaibigan, ay wala silang pahinga. Tuloy-tuloy lang ang kanilang pagsasayaw. At hindi na nila mapigilan ang kanilang katawan kahit sila ay pagod na. By August mga kaibigan, isang buwan na ang makalipas simula noong nagsimula ang dancing plague na to, ay nasa 400 katao na ang biktima ng epidemya na to. At parang araw-araw may fiesta sa kanilang lugar dahil sa patuloy na pagsasayaw ng mga taong ito. Imagine kaibigan, isang buwan ka nang nagsasayaw ng tuloy-tuloy at walang pahinga dahil hindi mo naman mapigilan ang sarili mo sa pagsasayaw. Sa sobrang dami na ang nagsasayaw ay nagtawag pa sila ng banda para tumugtog at magsilbing background music ng mga taong nagsasayaw. Kaya lang mga kaibigan, wala pang isang oras na tumutugtog ang banda na to ay nahawa agad sila at sumali sa sayawan. At dahil halos isang buwan nang sumasayaw ang mga taong to nang walang pahinga at pagkain, kaya ang iba sa kanila ay nag-collapse na at bigla-bigla na lang bumabagsak sa sahig. Hindi rin nila sila matulungan dahil hindi nga nila mapigilan ang kanilang sarili na sumayaw. Kaya ang katawan ng mga taong nag-collapse dito ay nasa sahig lang habang ang iba ay sumasayaw. At mga kaibigan, halos sa kalahati ng mga biktimang to ay namatay dahil sa heat stroke, heart attack at over fatigue. Hindi pa dyan natapos dahil nagpatuloy lang ang sayawan na to at mas dumami pa ang mga nahawaan at nabiktima hanggang sa buwan ng Setyembre. At mga kaibigan, dahil hindi na makontrol ang sitwasyon,
Kaya naisipan ng iba na hindi pa nahahawa sa epidemyang to, na buhatin at dalhin ang mga nagsasayaw na to sa pinakamataas na bundok sa kanilang lugar. Dahil naniniwala silang yun ang spot na kung saan pinakamalapit sila sa Diyos. Pagdating nila doon ay nagdasal sila at humingi ng kapatawaran. At ilang sandali lang matapos nilang magdasal, ay bigla na lang huminto sa pagsasayaw ang mga taong ito. Mga kaibigan, mahirap mang paniwalaan ang kwento na to. Ay alam nyo ba na ang mga reports tungkol dito ay well documented at nakatago pa rin hanggang ngayon sa 16th century historical records? Hindi rin nag-iisa ang kwentong to dahil meron pang mga reports ng dancing plague sa Switzerland, Germany at Holland noong mga panahon din na yun. Ang tanong mga kaibigan ay ano ang nag-trigger sa mga taong to upang sila ay magsayaw ng tuloy-tuloy hanggang sila ay mamatay? Ayon sa isang historian na si John Waller ay baka konektado raw ang pangyayaring to sa isang santo na si Saint Vitus, isang Catholic saint na pinaniniwalaan ng mga 16th century Europeans na may kakayahan at kapangyarihang isumpa ang mga tao ng dancing plague na to upang parusahan ang mga residente ng Strasbourg, dahil noong mga panahong to mga kaibigan ay laganap ang krimen at karahasan sa kanilang syudad. Ayon naman sa ilang teorya ay baka raw miyembro ng isang kulto ang mga mananayaw na to, na kung sino man ang makakita sa kanilang sumasayaw ay mahahawa at maakit na samahan silang sumayaw. Ikaw kaibigan, ano sa tingin mo ang totoong dahilan ng dancing plague na to? Naniniwala ka ba sa kwentong to? O iniisip mong baka inimbento lang ito ng mga tao noon upang laruin ang malikot nating kaisipan? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin, ito lang ay isang iwaga. Shoutout nga pala kay Yunali, John Raymart Duran, Kenzo, E.J. Hassel, John Paul, Vlog Orange Solar, Philippine 2021, Mark Palenzuela, Ryan Tumanlaw, Zay Cortez at Ricky Duran. Maraming salamat sa suporta at panonood at hanggang sa muli nating kwentuhan, kaibigan.